Cooking! Hi! Guys! Ayan, kararating lang po ni Mr. Girl. At eto na po ha, welcome po sa isa na namang edisyon ng Drawang Bandera Zone! The Blind Item Edition! Wow! Sino ba yung blind item natin ngayon? Kaya nga, eto, inimbitan ulit natin si Kiko para basahin ang ating blind item for today. Basa. Ito'y tungkol po sa isang showbiz couple na balitang... Hot na hot ba yan? Masasabi natin mainit-inip. Super hot. Medyo hot. Kasi talaga pinag-uusapan sila ngayon dahil sa medyo masalimuot nilang love story. Wow! Love story. Okay. Basa. Basa, Sir Kiko. Kiko, basa. Female celeb, tinatamad na magtrabaho mula na maging jowa ang isang actor. Wow. Ay, grabe. Tinatamad? Bakit? Napaka-ilap ng isang pamosong pwede personality sa mga lalaking nagpaparamdam sa kanya. May mga gustong manligaw sa kanya pero agad siyang nagpapakita ng kawalan ng interes. Ah, okay. Kaya hindi na lang tumutuloy ang mga ito. Ibig sabihin marami siyang suitors? Yes. Fair. Okay. Maganda siya, maganda. Pero mukhang sinuntok ng malakas ni Cupido ang puso ng sikat na babae. Grabe naman niya, sinuntok. Parang black eye talaga. Oh. Nakatagpo siya ng lalaking nakasungkit sa mapili niyang puso. Oh. Sa habing na. Kwento ng aming source, nakatapat siya ng kasukat niya. Hindi na siya nakapalag. Talagang sila na magkabagay. Matapang kasi yung lalaki. Walang pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao. Kaya humanga rin sa kanya ang girl na equally matapang din. Ah, so dead ba dela ito? Dead ba talaga siya sa mga bagay-bagay? Walang pagdadalawang isip na naging magkarelasyon ng dalawa. Kaso nga lang, napakaraming kumontra sa relasyon nila. Pero walang problema, dead ma lang sila. Ano naman ang pakialam ng ibang tao? Correct. Nagpakasya siya, napakasaya nila ngayon. Mukhang ewan lang ang mga humaharang sa relasyon nila. Walang pakialam ang guy sa mga bashers niya sa totoo lang. Ang girl ay ganun din. May sariling disposisyon ng babaeng yon. Kwento ng chikadora naming informante. Maraming nakakabansin na mula sa na maging magkarelasyon na ang magaling na aktor at ang pamosong female personality ay mukhang tinamad na sa kanyang karir ang lalaki babae. Alam mo, minsan nangyayari talaga yan, ano? Kapag yung isang artista ay in love talaga, nagkaroon ng jowa, parang doon na nakasempre yung kanyang attention. Yes. Talaga ba? Oh, nababayaan ko lahat. Ay, gano'n! Ay, wag lang ang love. Kaya pala na pababayaan mo na kami dito. O sa ano na raw? Nakasentro lang yata ang utak niya sa love life niya. Ay, gano'n. Mukhang sige-sige na lang sa kanyang karir niya. Yun ang nakapapansin ng mga katrabaho niya. Tinatamad na siya magtrabaho, parang ang gusto niya na lang ay palagi siyang magkasama ng boyfriend niya. Palagi sila. Why not? May mga nagsasabi tuloy na bad influence sa karir niya ang guy. Mukhang salip na mag-inspirasyon siya ng girl ay naging desperation pa siya ng kanyang, sa kanyang work. Pero kwento-kwento lang daw yun. Sabi na isang close sa magkarelasyon, ibang-ibang araw ang saya ngayon ng girl tuwing dumarating siya sa set ng sitcom niya. Inspired kuno ang girl. May sitcom pala eh. So, yun. Walang clue? Wala man lang clue? Inspired kuno ang girl. So girl ito. Parang so malamang kung sino. Chikadora. Ang sinasabi parang... Hindi naman pala totoo na tinatamad ng magtrabaho. Inspired. So inspired pa siya. Eh pero in fairness nga, mataas yung rating ng sitcom nila. Kaya siguro inspired din siyang magtrabaho. Yung boy ba sir, ito ba yung marami rin siyang ano ngayon? Marami rin siyang ganap? Oo, sunod-sunod yata yung projects niya. Projects niya, May pelikula, may teleserye, may mga... digital series, di ba? Ay, gusto ko siya. Magaling kasi siya. Kasi ano siya, parang matapang ah. Oo! Di ba talagang dead madela siya sa bashers? Ako din, gusto ko siya. No. Di ba gusto? Kilala mo ba siya? Sino ba yun? Gwapo ba? Gwapo? Kilala niya siguro kasi gusto niya. Hindi, pero yung ano, yung sinasabi nga dyan sa blind item natin, may mga nagsasabi na ano, na laging late sa appointments niya. Sino? Yung girl. Girl. Oh, tapos
may mga chismis din na binabaliwala na niya yung iba niyang trabaho. Kasi mayaman kasi na. Kasi mayroon siya regular show, di ba? Everyday. Eh, pero yun nga, yung regular show niya everyday, nilinaw naman yun ng management eh. Na parang giveaway na yung blind item na. Hindi, pero yun nga, parang feeling ko hindi naman totoo. Araw-araw pa ba siya napapanood doon? Bumalik na yata siya eh. Siya. Bumalik na ba? Kasi parang nawala siya pansamantala. Ito pa yung na-chismis din, sir, na siya yung gumagasto sa kanilang mga... Oy. Lakas. Oo, oh, pero hindi naman yata totoo yun, mystery girl. Yung babae. Oo, oh, parang boy. Si Boy nga yung malakas gumawa. Mayaman din si Boy. Si Boy. Kung milyonarya si girl, mayaman din si milyonaryo din si Boy. So, okay lang. Oo, oh, oh. Bagay sila. Bagay sila. So, feeling ko hindi naman sila nagagamitan. Oh, ang bottom line dyan, talagang kumahan nila yung isa't isa. Correct. Diba? Oh. Kayaan natin sila Boy. Hindi, at saka ang nakaka-ano dyan, ang nakaka-touch. Hindi, ang maganda dyan, pinaglaban talaga nila yung ano nila, pagmamahalan sa isa't isa, yun, diba? Hindi tulad nung iba. Bakit kailangan nilang ipaglaban? Eh, kasi nga ang daming mga ano, kasi diba, sa kontra. Pag marami kang followers, parang gusto nila pati yung puso mo daw, diktahan nila. Hindi so, katulad nung iba na. Yung hindi tulad ng iba dyan, na kapag kunyari, kinontra ng ano, ng... mga fans nila, ng mga supporters nila, ay talagang naghihiwalay din. No. Di ba tulad nung nangyari kina ano? Sino? Ay, talaga? Oh. Mm-hmm. Yung tungkol sa ex-couple din ng Kapamilya Network, di ba? Wala kayo. Hindi, yung diba? Una. Kasi di ba, nung unang naging sila, ang dami kumontra, naghiwalay. Diba? Pero ngayon, nagkabalikan sila at marami ng ano. Pero ano yan, nagkakagusto sa kanila. Common yan sa mga love team kapag maapekto yung love team nila. Tapos talaga ang nagkataon na na-inlove yung isa doon sa hindi iba. Naman niya ka-love team. Oo. Oh, ayan ang mga friendship. Ang dami na naming clue ah. Sana naman na nahulaan niyo kung sino yung mga bida sa ating blind item. Pero karamihan naman sa mga love team hindi nagkakatulong. Well, sabi mag-iwalay din sila. Bakit hindi ba kasi love? Oh, hindi ba kasi love team? Yes, may point ka doon. Oo. Sa lahat ng mga nakahula, edi nahulaan nyo, tama kayo. Wala pa rin po kami pa-premyo. At sa lahat ng mga hindi nakahula, pwede po kayong mag-post ng mga message nyo dyan. At na-try namin sagutin kung sino talaga yung bida sa ating blind item. Okay. Mamaya bago matuloy. Meron lang hula. Meron lang hula. Anyway, ayan po ang isa na namang edisyon ng Trump on Bandera Zone! The Blind Item Edition. Bye guys!